Sa mapagpalang araw na naman po mga kadahon, ang ating topic naman po ngayon ay tungkol naman sa pulot pukyutan or honeybee. At may scientific name po ito na Apidae corbiculata at Apis mellifera linanius at Phylum atropoda. Alam niyo po ba mga kadahon na ang honey or pulot pukyutan ay mula sa mga bubuyog? Nakaraniwang dilaw or golden ang kulay ng katas nito or yung honeybee na nakukuha natin mula sa bubuyog. At kilala po ito sapagkat ito ay mayaman sa minerals, magnesium, potassium, calcium, sodium, chloride, sulfur, zinc, iron, copper, iodine, at carbohydrates. At isa sa mga pag-aaral na ito, ang Honey and Health Review of Recent Clinical Research na nailathala noong taong 2017 sa National Center for Biotechnology Information website. Ang medical effects ng honey ay maaaring galing sa taglay nitong antibacterial at anti-inflammatory, apoptotic at antioxidant properties. At noong panahon, ito ang ginagamit ng ating mga ninuno sa paggagamot sa iba't ibang mga karamdaman. Dahil sa napakarami nitong sakit na kayang pagalingin or kayang pigilan. Unang-una na nga po dyan, nakakapagpalakas ito ng ating immune system. Ang honey po ay mayaman sa vitamins, minerals, at mayaman din sa polyphenols na lumalaban sa sinusitis or pagkakaroon ng mga malalalang sipon or pabalik-balik na sipon. Lumalaban din po ito sa mga free radicals, kaya napoprotektahan ito ang ating mga cells laban sa pagka-damage. At pinoprotektahan din ito ang ating mga lungs or baga, kaya naiwasan ang pagkakaroon ng ubo. At sa tulong na rin ng hydrogen peroxide at antibacterial antiviral ng honey ayon kay Dr. Jennifer Hsu, isang pediatrician at spokesperson ng EAP or American Academy Pediatrician at Children's Hospital ng Los Angeles, United States. At pangalawang na nga rin po, pumipigil din po ito sa pagkakaroon ng sakit ng ulcer. At nagpinagagaling po nitong ating mga ulcer dahil ang honey po ay maganda rin panglaban at panggamot sa ulcer dahil pinalalakas nito at pinalulusog ang ating bituka at mga intestine gaya ng large intestine at small intestines. At pinatatagal ng honey ang ating pagkabusog kaya naiiwasan ang pagkakaroon ng ulcer. At dahil nga po pinatatagal nito ang ating pagkagutom or matagal tayo bago magutom, kaya matagal tayo bago kumain or makaramdam ng parang gusto mo nang kumain, kaya maganda rin po ito para sa mga gustong pumayat dahil tumutulong po ang honeybee para huwag tayo kain ng kain. Kaya bukod sa pinalalakas nito ang ating katawan habang hindi tayo kain ng kain, pinapapayat din po nitong ating katawan at the same time pinalalakas din po. Kaya kahit na matagal kang bago kumain ay malakas pa rin ang iyong resistensya dahil ito po ang madalas gamitin ng ating mga ninuno ng unang mga panahon na hindi pa uso masyado ang kanin. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong may mga sugat-sugat or napaso. Dahil po ang honey ay mabilis makapagpahilom ng sugat sa mga napasong balat or sa mga sugat. Gawin nyo lang po dito, ihalo nyo po sa kalamansi yung honey at yung pang ipahid nyo sa inyong sugat or sa inyong
mga napaso para mag-heal siya na makinis at walang, hindi siya nangingitim. At pwede nyo rin pong kainin sa umaga or uminom kayo isang kutsarita. At pwede nyo rin pong ihalo ito sa maligamgam na tubig para mas mabilis po ang inyong paggaling sa iba't ibang mga karamdaman na mayroon kayo. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga kagat ng lamok or mga nakagat ng mga insekto. Kagaya rin po na sinabi ko sa inyo kanina, pwede nyo pong ipangpahid dyan sa may apektadong nakagat ng lamok para mabilis humilom ang inyong nakagat ng insekto or nakagat ng ano pa mga klase na insekto sa nagkalat sa ating kapaligiran. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga hindi mga makatulog or may insomnia. Pag-inom po ng maligamgam na tubig na may isang kutsarita or isang kutsarang honeybee ay nakakapagbigay po ng masarap na pagtulog sa atin, kaya may iwasan ang pagkakaroon ng insomnia. Uminom lang po kayo ng isang basong tubig na maligamgam na may honey bago matulog para makaramdam kayo ng pagkaantok agad at relaxation at kalmado, makakalma kayo. At gawin nyo po ito araw-araw para wag na kayong sumpungin ng insomnia. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong may anemia or umiiwas sa anemia or ayaw magkaroon ng anemia. Ang honey po ay tumutulong para magsirkulasyon ng maayos ang ating mga red blood cells, kaya napipigilan ang pagkakaroon ng anemia at naiwasan ang pagbaba ng ating mga white blood cells. Ganun po kaganda ang honeybee sa ating katawan or pulot pukyutan. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong may mga heart disease or ayaw magkaroon ng sakit sa puso. Ang honey po ay mayaman sa antioxidants na tumutulong para magsirkulasyon ng maayos ang ating mga dugo at alisin ang mga nakabara sa ating mga arteries. Kaya mapapanitili nito na healthy ng ating mga puso at maayos ang sirkulasyon ng ating mga dugo sa ating mga puso dahil inaalis nga nito ang mga bara sa ating arteries sa ating puso. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong ayaw tumanda. Maganda po itong anti-aging. Ang honey po ay mayaman sa protina, vitamina, antioxidant na tumutulong para magkaroon tayo ng maganda at makinis na balat. Kaya isa itong sangkap sa paggawa ng beauty product ng ating mga eksperto dahil alam po nila na ang honey ay magandang sangkap na pang anti-aging para sa pagpapaganda ng balat, pagpapaganda ng ating katawan inside in out. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong dumadanas ng constipation or ayaw dumanas ng constipation. Ang honey po ay antibacterial at antioxidant na tumutulong para tunawin ang ating mga kinain dahil doon makakadumi tayo ng maayos at maiiwasan ang pagkakaroon ng constipation. At maganda rin po ito mga kadahon sa mga taong dumadanas ng Alzheimer's or ayaw dumanas ng Alzheimer's. Ang honey po ay may sangkap na choline at calcium na pinaka-importante sa vitamina B na siyang kailangan ng ating utak para tumalas ang ating memorya at maiwasan ang Alzheimer's or pagkamalilimutin. At lumalaban din po itong mga kadahon sa mga bad cholesterol. Ang honey po ay mayaman sa potassium, calcium at sodium na lumalaban sa mga bad cholesterol sa ating katawan. Kaya napakaganda po itong i-take natin sa tuwing umaga bago natin gawin ang mga routine na ginagawa natin araw-araw para maganda rin po ito makadahon sa mga taong may mga tuberculosis or TB at asthma.
Ang pag-inom po ng isang kutsarang honey tuwing umaga, araw-araw ay mabilis makapagpagaling ng tuberculosis at asma, lalo na kung sasabayan pa ito ng kalamansi. Pero take note po, yung tuberculosis po ay mas maganda pa rin pong magpa-check up kayo sa center para mabigyan pa rin po kayo ng akmang gamot para mas mabilis na mapagaling ang inyong tuberculosis. At tumutulong din po itong mga ka-down sa may mga taong may mga hemorrhoids, dahil nga po sabi ko sa inyo kanina, inaayos po nito ang sirkulasyon ng ating mga dugo, kaya naiwasan ang pamamaga ng ating mga ugat. Usually po kasi pag sinabing hemorrhoids or almoranas, ito po yung ugat na namamaga, yung sobrang malalaking ugat sa ating daluyan ng ating pagdumi. Ito po yung namamaga, kaya maganda po ang honey para i-take nyo po sa umaga. Haluan nyo lang po ng maligamgam na tubig at isang kutsarang honey. Yun po ang inumin nyo sa umaga para magkaroon kayo ng maayos na sirkulasyon ng dugo, maging maayos ang inyong mga ugat para hindi ito mamaga. At the same time din po, tinutulungan din po nito na makadumi tayo ng maayos, kaya no need ng umiri para maiwasan ang pagkakaroon ng almoranas. At ang honeybee rin po mga kadahon ay maganda rin po, pang healthy eyes din po ito. Lumalaban din po ito sa pagkasinok, pagkahilo, pagkauhaw, at pagkapagod. At maganda rin po itong pampurga. Dahil nga po ito sa masaganang bitamina ng pure honey na ating iniinom kasama ng ating maligamgam na tubig, nagkakaroon tayo ng makinang at malinaw na mata at makinis na balat at nawawalang anumang mga sakit na gusto pang dumapo sa ating katawan. Dahil ayon sa ulat ng Time Magazine noong taong 2019, ang honeybee ay binubuo at nagpo-produce ng clear at healthy water sa ating katawan at fructose at glucose na nagbibigay ng energy sa ating katawan, dahil na rin sa minerals at electrolytes, enzymes at amino acid and flavonoids. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig, and don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel, like and comment. Happy watching and God bless us.